Ngayon, ang sabi naman nitong si Paramprit Singh, isa hong leader, abogado ito sa expert sa international law, Paramprit Singh, babae ito eh, ng Human Rights Watch, ha, isang international organization na nagmamalasakit sa karapatang pantao. Ang sabi niya, there have to be pretty compelling reasons for the pre-trial chamber not to open an investigation. Mga kaibigan, ha? There have to be pretty compelling reasons for the pre-trial chamber not to open an investigation. So, malayo na hindi magagrant yung pong authorization. Hindi imposible, ibig sabihin, mga kaibigan. Eh kumbaga, certain yun eh. Ha? Sure eh, na kuwan ho eh, magagrant o maipapayagan ito ng pre-trial chamber. Ha? Yung hinihinging authorization ni Bensoda o ng ICC prosecutor, mga kaibigan, para maisagawa ang investigasyon. Ngayon, itong si Digong nyo, panay, ano raw, baliwala. Hindi na importante sa amin yan. Ang importante po dito ngayon, nakakita, kumbaga eh, itong findings ni Bensoda, parang ano ito eh, yung light at the end of the tunnel. Hindi ba? Isang pusikit na liwanag sa dulo ng tunnel. Alam naman ninyo yung tunnel, madilim yan eh. Pero pag nasa kabilang dulo ka, mababanaag mo ang isang maliit na liwanag. Ha? Isang pusikit na liwanag. Mga kaibigan, yun ang kahalintulad nito. Pero bilang ayon sa isang eksperto mismo na abogado, international law expert, si Paramprit Singh, hindi ho ito si Roque, hindi international expert ito. Expert ito sa pambubuli, yan. Ba't nag-abogado ka pa? Gusto mo pala mambuli, di ba? Eh, sayang lang yung mga profession nyo. Parang si Coco Pimentel. Ba't nag-top notcher ka pa? Nagkumuha ka pa ng law. Ah, tapos, pigmamalaki nyo, top notcher ka. Tapos, sasabihin mo, good candidate si Pacquiao. Naku po, ano gusto nyo gawin sa Pilipinas? Yung sinasabi ni Coco Pimentel na yun, mga kaibigan, yun para sa ikabubuti niya. Di ba? Hindi siya ikabubuti ng mamamayan at ng bansa natin. Buisit din itong si Pimentel na ito eh. Mga kaibigan eh. Hindi ako nagkakamali, ito yung nagbubugaw na bilib na bilib sa Communist China eh. Naglalako ng komunismo eh, mga kaibigan, dito sa Pilipinas. Ang sabi ho nitong si Paramprit Singh, isang abogado, international law expert, maaring sa loob ng 3 buwan, rough timeline of 3 months before the International Criminal Court pre-trial chamber decides. Meron daw mga 3 buwan, ha? Bago makapagdesisyon ng International Criminal Court Pre-trial Chamber para bigyan, ha, o buksan o hindi ang imbestigasyon sa mga pagpatay, ha, na nangyari sa ilalim po ni Presidente Digongnyo sa kanyang war on drugs, at nung siya ay vice mayor at mayor pa ng Davao City.
sabi ho ni Parampreet Singh, the timeline for the judges to come back with a decision, generally, it's around 3 months. Kabisado niya eh, kasi siyempre human rights watch ito, isang grupo na aktibo sa pagsubaybay sa mga kaso ng human rights violation, mga kaibigan. O, sa timeline, ang sabi niya, 3 months yan. O, kaya meron siyang knowledge tungkol dyan, may experience na sila. O, mga kaibigan. Pero ito ha, di ba, sinasabi nila bakit, sinasabi natin kagabi yung bakit nagtayo ng ICC, di ba, ba't ba itinatag ito? Eh, kaya nga, kasi pagka ang isang bansa, hindi gumagana yung sistema. Gusto nilang palabasin dito, gumagana raw ang sistema. Eh, pero hindi ito tugma eh. Doon sa pagtanggi nila eh. Di ba? Na mag-provide ng mga documents na kailangan para sa investigasyon. Hindi tumutugma yung sinasabi na hindi sila makikipag-cooperate. Dahil kung legitimate lahat ang operation, bakit hindi ka magpo-provide ng... Kung gumagana ang sistema, bakit wala yung dokumento? Ayaw niyong ilabas. Di ba? Ayaw niyong ilabas para makatulong sa pagtatamo ng hustisya nitong mga namatay sa ikatatahimik na rin ng kalooban nila kung sakaling may katotohanan ang claim ng pulis na itong mga napatay na ito'y mga talagang nanlaban, hindi ba, mga kaibigan? Oh, di ba? Wala kang dapat ikatakot eh, ikabahala eh. Yan ang magpapatunay, pero hindi tumutugma dun eh. Ngayon, dun sa tanong na, bakit ba merong ICC? Ha? Ano ba yung ICC? Hindi rin natin alam ito pare-pareho nung una. Muntik nang maging ano rito ha, judge si Miriam Santiago, di ba? Si Tita Miriam. Kaya lang, kinamatay yan eh. Oh, kung di namatay, magkakaroon sana tayo sa kauna-unahang pagkakataon ng hukom sa ICC na manggagaling sa Pilipinas. At ang nangyari ngayon, magkakaroon tayo ng kakasuhan ha, ng ICC na presidente ng Pilipinas. Ngayon, ang sabi ho dito sa, ang paliwanag ho dito sa karakter nitong ICC, ang sabi ho, the ICC is the first and only permanent international court. Ito raw ang una at natatanging permanenteng international court. Ha? Hukuman pandaigdig. With jurisdiction to prosecute individuals for the international crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes, and crime of aggression. Yan ang sakop ng kanilang kapangyarihan. Pwede kang usigin yan, ha? Ang sino man na sa kasong international crimes of genocide, yung maramihang pagpatay, di ba? Yung crime against humanity, yung krimen laban sa sangkatauhan, di ba? War crimes, yung mga gera, di ba? Alam naman ninyo, pag may gera, meron mga krimen dyan eh, na hindi namang kasali sa gera, pero ginagawa. Halimbawa, yung panggagahasa, di ba? Kaya nga tayo nandito, mayroong mga comfort women, 'di ba, na nagsilutangan, 'di ba? May comfort gay pa nga eh. 'Di ba? Oh, nagkaroon pa ng pelikula nung si Tito Dolphy, 'di ba? Tungkol doon sa kay Markova, 'di ba? Oh, ngayon,
Ano pa ang sinasabi dito, ang paliwanag? It is intended, ito'y ang layunin nito, to complement existing national judicial systems. Para makatulong pa ito eh, di ba? Sa mga umiiral na sistema ng katarungan sa mga bansa. And it may therefore exercise its jurisdiction. Kaya ito ay may kapangyarihang mag-exercise ng kanilang jurisdiction only when national courts are unwilling or unable to prosecute criminals. Ngayon pahayag nila ano raw, hindi raw totoong hindi gumagana sistema ng katarungan dito. Kung gumana yan eh, asan yung mga kaso? Di ba? Asan yung mga kaso? Yun lamang maiingay, yun lang ang nabigyan ng atensyon. Halimbawa, yung bata, ano ba yun? Pangalan ng bata, Kian de Los Santos, di ba? Sapagkat natutukan ng media. Di ba, mga kaibigan? Ano pa sinasabi rito? The ICC lacks universal territorial jurisdiction. Hindi sila masyadong malawak ang kanilang jurisdiction, ang sakop nila. And may only investigate, maari lamang mag-imbestiga and prosecute at mangusig sa krimen na ginagawa ng mga member states. Tulad tayo, naging member tayo nito eh. Hanggang 2019 eh. Hanggang sa kumalas sa pagiging miyembro itong administrasyon ni Digong. Kasi sila ang iniimbestigahan eh. Akala nila, magiging taktika nila yung pagkalas sa ICC para mawala ng jurisdiction sa kanila. Ha? O sige, kumalas kayo ng 2019, presidente ka na rin noon eh. 2016 ka pa naging presidente eh. Kasabay ng 2016 eh, naglunsad na ng drug war eh. Di ba? Mga kaibigan. So, pwede pang imbestigahan yon. Kaya si Bensoda, kontento rin eh. Kahit sabihin nyo pang hanggang 2019 lang kayo, pero yung mga krimen na nangyari hanggang sa bago kayo kumalas sa ICC, sakop kayo. Merong jurisdiction itong ICC. Ito yung nasa ano ito eh. Sa Wikipedia itong binabasa natin. Doon lang natin hinango ito. Ano sabi dito? The ICC lacks universal territorial jurisdiction and may only investigate and prosecute crimes committed within member states, mga member. Crimes committed by nationals or member states or crimes in situation referred by the court by the United Nations Security Council. Edi suportado ito ng United Nations, mga kaibigan. Kinikilala ito. The establishment of an international tribunal to judge political leaders accused of international crimes was first proposed during the Paris Peace Conference in 1919. Matagal na pala ito. Pinaplano pa noong 1919 pa unang iminungkahi na maitatag ang isang hukumang pandaigdig para sila ang humatol, lumitis sa mga leader na naakusahan ng krimen, international crimes, was first, following pagkatapos po yan ng
First World War by the Commission of Responsibilities. The issue was addressed again at a conference held in Geneva under the auspices of League of Nations in 1937. Oh, hindi natuloy yun, kaya napag-usapan ulit ito at noong 1937, which resulted in the conclusion of the first convention stipulating the establishment of a permanent international court to try acts of international terrorism. The convention was signed by 13 states, but none ratified it, and the convention never entered into force. Yan po yung una, hindi nagmaterialize, mga kaibigan. So, meron pong ano eh, merong kapangyarihan ng ICC na kinikilala ng buong mundo kahit hindi miyembro. Pero ang saklaw lang ng kanilang investigasyon, yung miyembro ka. Di ba? Eh, pero hindi mo pwedeng sabing kinasuhan ka, gumawa ka ng mga krimen, ha, na nasasaklaw ng jurisdiction ng International Criminal Court, mga kaibigan. Abay, kailangan kang panagutin. Di ba? Kailangan mong harapin yan, whether you like it or not. Di ba? Sapagkat nakalagda tayo dyan, eh, kasunduan yan. Eh, mga kaibigan, di ba? Ang ginawa, akala matatakasan, umalis. Eh sabi nung Associate Justice na hindi nagtagal, ha? Eh, kasi lumabas yung statement niya sa JBC after na siya naitalaga na eh. Na-appoint na siya eh. Kaya duda ko dyan eh. Ano eh, pinag-resign eh. Mga kaibigan eh, suspecha natin eh, yung si Padilla, Justice Padilla. Kasi ang tanong sa kanila, bago ka maitalaga, bago ka mapasama sa pipiliin ng presidente, dadaan ka muna sa interview ng JBC. O, itinanong sa kanya eh, ano masasabi ninyo? Lahat ng kandidato, yun ang tanong. Yun sa kanya ang hinighlight ng news. Lumabas sa periodiko, pagkatapos na may talaga na, ang tinanong eh, ano masasabi ninyo doon sa kaso? Kung may pananagutan pa ba si digong nyo, ha? Dahil sa kumalas na siya sa ICC. Ang sabi nung justice, abay, hindi sila matatakasan ang mapanagot, ha? Doon sa kanilang krimen. Oh, kahit na sila ay kumalas na sa ICC. Oh, kumbaga, dahil nung nagawa yung krimen, member ka pa eh. Sakop ka pa nung jurisdiction, mga kaibigan. Kumbaga ho, hindi ba? Oh, so yun po ang simpleng paliwanag eh, na supalpal sila rito eh. Ha? Yung mga pinagsasabi nito, pinalalakas lang nila yung loob nila. Di ba? Eh, pero magkakaalaman yan. Mga kaibigan, di ba? Eh, ganyan din sila Saddam Hussein nun eh. Saan pinulot si Saddam? Di ba? Uusad daw yan within 3 months, mga kaibigan. Sabi ni, nitong International Criminal Court, 3 buwan aabutin bago umusad yung ano. Sabi eh, yung mga dokumento, yung mga ano ay mga ebidensya na hawak ng ICC, mga kaibigan, ay nakatago sa kanila, ha, naka-preserve. Oh, sinabi na nila, ang sasabihin yung walang basihan. Merong basihan. May evidence, mga kaibigan, na naka-preserve. Ha? Pin-reserve yan ni Bensoda, mga kaibigan, yung mga ebidensyang yan laban sa administrasyon ni Digongyo sa kanilang drug war.
mga kaibigan, eh, kasi nga, meron tendency na hindi makikipag-cooperate itong gobyerno. Eh, nagparang nagpipishing expedition itong si Digong, tsaka yung mga garapata niya. Nagpipishing expedition sila, tinitingnan nila kung meron talagang ebidensya. Di ba? Eh, meron eh. Sinasabi, meron. Mga kaibigan, ano ba yun? Asan ang politika ron? Kandidato ba si Bensoda sa 2021 dito sa Pilipinas para magkaroon ng politika? Siyempre, yan ang palusot lagi ng mga politiko magmula kay ERAP eh. Ginamit na yan eh. Politika niya. Politika eh. Nawala yung pera. Di ba? Tapos may deposito kayo. Oh, hindi ba? May pera eh. Parang dito kay Lain Rile, di ba ganyan? Sila Bong Revilla, politikaan. Eh, pinababalik sa iyo yung pera eh. Inabsuelto ka, pero ibalik mo raw yung kwarta, Bong Revilla. Oh, eh, ba't pababalik sa iyo kung di mo ninakaw yun? Di ba? Oh, sabi ko nga, ang purpose ay ng plunder, eh, ibalik mo yung pera, hindi lang yung para ikaw ay maparusahan sa ginawa mong pandarambong, kung hindi maibalik sa kaban ng pamahalaan yung perang dinambong mo dahil yan ay pera ng mamamayan. Bueno. Sa bayan ko ay isa dahil dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padagay sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang gabi, Cargador Panelo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong